Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at kagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang manan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Inagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon. Dakilain ang kanyang manan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan na ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang na paaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan.
kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama'y di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa'yo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong ingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga iskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tignan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika dito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo doon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay?" Tinignan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Anong uri ng mata,
mayroon tayo. Sa mga pagbasa natin, narinig natin may iba't ibang uri ng pagtingin ng tao. Sa unang pagbasa, narinig natin sa sulat ni Apostol San Pablo, may isang taong nagkasala. At sa paningin ni San Pablo, mali yung kanyang ginawa. Kaya halos itiwalag siya. Ngunit makita natin na itiniwalag ang taong ito hindi upang lalo siyang pahirapan, parusahan, kung hindi upang kanyang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Alam nyo, minsan, kailangan ganun ang gawin para magising ang tao sa kanyang pagkakamali. Kaya nga kahit tayo sa simbahan, meron tayong tinatawag na excommunication na sa tingin ng iba'y parang parusa. Para bang tinitiwalag. Ngunit sa totoo, ito'y tingin ng paglunas dahil hanggat hindi ka inilalabas, hindi mo makikita ang iyong pagkakamali. Para bagang kailangan kang dalhin sa ospital. Hindi ho ba minsan ganun tayo? Ayaw natin minsan, lalo na nung pandemic, naalala ninyo, maraming tao ayaw magpadala sa ospital. Takot na takot. Pero alam natin, mas kailangan at mas makabubuti iyon upang lalong magamot at magbigyang lunas. Ganon din sa ating buhay espiritual. Kailangan pilitin tayong ilayo upang sa pagkakalayong iyon, doon natin makita ganun palang naging epekto ng kasamaang ito upang lalo tayong magsisi at magbago. Kaya nga, sabi ni San Pablo, parang mapapahamak ang kanyang katawan, ngunit upang maligtas ang kanyang espiritu. Kaya makita nyo ron, ang pakay ay maligtas ang espiritu. Ganun din ang diwa sa ebanghelyo ngayon. Ang Panginoon natin, si Jesus Nazareno, kung tumingin siya sa tao, alam niya, nababasa niya kung ano nasa puso natin. Alam niya kung ano intensyon natin. Ngayon, sa ating lahat na nagsisimba rito, alam niya kung sino ang tapat at taimtim. Alam niya kung sino ang gipit at nangangailangan. Alam niya kung sino yung hindi naman talaga tao sa puso ang pagdarasal. Alam niya kung sino ang talagang nagsisisi at sino yung ayaw pa rin magbagong buhay. Kilala niya kung sino ang napipilitan, sino yung nandito pero parang wala din dito. Dahil wala siguro ang isip natin dito, nakagawian na lang nating magsimba. Pero ang puso't isipan natin, wala pa rin halos dito. Pero alam din niya kung sino talaga ang nagsusumamo sa kanya. Ang mga Pariseo, ang mga eskriba, iba ang kanilang pagtingin. Wala silang ibang tinitignan kung hindi ang pagkakamali ng tao. Kaya nga't sabi sa Ebanghelyo, nagbabantay sila, nagmamatsyag sila kung anong susunod na pagkakamali ni Jesus Nazareno. Nakakalungkot. Sa dinami-dami ng mabuting gawa ni Jesus, ang pagkakamali niya ang nakikita nila. Ito yung ipagdasal natin, mga kapatid, na sa ating pagtingin, matulad tayo sa mata ni Jesus Nazareno na walang ibang tinitignan kundi ang habag, ang tama at dapat itama sa kapwa. Na walang ibang tinitignan kung hindi ano ang kailangang magbago upang tayo maligtas.
iwasan natin ang matang mapanghusga, ang matang mapanglait, ang matang bulag, walang habag, walang awa, upang sa gayoy, katulad ng nangyari sa lalaki, ang lunas at lakas, ang kaligtasang dulot ni Jesus Nazareno ay mapasa atin. Nawa, tuwing tinitignan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, tuwing nakikita natin ang kanyang mga mata, ang mga mata ding iyan ang maggabay sa ating buhay. Upang katulad ng dinasal natin sa Salmo Responsorio, Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking masundan. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos, kundi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ng Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo sa pangangailangan ng bawat isa sa simbahan. Ang ating tugon, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang ating pagsamba naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ang mga yumao naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay o Panginoon. Ama namin sa langit, sinusuri mo ang mga puso namin at hindi lihim sa iyo ang pinakatatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob sa paglilingkod sa kapwa. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang
sa banal na paghahaing ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bunga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit na kilom. Ang baling ng aking diwa sa'yo, huwag nawang pababayaang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag-ibig. Ako'y akayin sa daang matuwid, huwag nawang pahintulutang
mabighani ng panandalian at puwad. Narilang ikaw ang aking tanging tagapagligtas. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, inip mo'y isang awit pag-ilog. Announcement. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang maliliwkom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda, ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Kakaiba tumingin si Jesus Nazareno. Alam niya ang nasa puso natin. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Matulad nawa tayo sa kanyang pagtingin upang lalong manahan at mamayani ang awa ng Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Iktas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.